I prepared the message, but only I want to talk about one slide. Naghanda po ako ng mensahe, ngunit yung isang slide lang po yung gusto kong pag-usapan po natin. So still, we are in series of the empty. Tayo pa rin po ay nasa series ng empty. So today, we'll talk about the empty four. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang empty four. Actually, last week, we thought about symmetry. Sa katunayan po, nung nakaraang linggo, ang pinag-usapan po natin ay symmetry. Plan of God in Genesis. Ang plano po ng Diyos sa Genesis will be fulfilled in Revelation. Ay matutupad sa Revelation. Tama. When you fold it, Genesis and Revelation will match together. Kapag tinignan niyo po yung Genesis at Revelation, match po siya. But at the middle, there is empty. Ngunit sa gitna po nun, meron pong empty. If you will not be empty, His will and purpose cannot be fulfilled. Kung hindi po kayo magiging empty, ang kanyang plano, ang kanyang purpose ay hindi po matutupad. Why empty is so, so important? Bakit po napakahalaga ng empty? That's why Philippians chapter 2, still we know you must have the same mind which is empty in Jesus Christ. At tulad po ng nalalaman natin sa Philippians chapter 2, kailangan po natin magkaroon ng parehas na katulad ng isip na meron si Jesus Christ. Jesus become empty, that's why He denied Himself. Si Jesus po ay naging empty, kaya naman po dininay po niya ang kanyang sarili. Then, He's the one willingly be on the cross to pay our debt of our ways of sins. At may kusang loob po siyang mamatay sa krus para po bayaran ang ating mga kasalanan. That's why God said, you must have same mind of Jesus Christ as empty. Kaya po sinabi ng Diyos, kailangan niyong magkaroon ng katulad na pag-iisip tulad ni Jesus Kristo. Kailangan mong maging empty. So, I never thought about this topic. Hindi ko po ito naisip, yung topic po na to. Still, I thought only once, but still, we are here up to empty four. Naisip ko lang po isang beses, pero sa ngayon po, hanggang ngayon, nasa empty four pa rin po tayo. So anyway, last week, we studied how we will be empty. Noong nakaraang linggo po, napag-usapan po natin kung paano po tayo magiging empty. Do you know God Father wants to bless you? Nais niyo po ba, nalalaman niyo po ba na ang Diyos ay nais po kayong pagpalain? There's no doubt that God will bless us surely. Wala pong doubt doon. Nais po tayo ng Diyos sa pagpalain. As you are parents, when you see your children, you will lay down even your life. Katulad po kayong mga magulang, sa tuwing nakikita niyo po ang inyong mga anak, maging po yung buhay niyo, nais niyo pong ibigay. God said, how much more I am the Father in heaven will bless you surely. At sinabi po ng Diyos, paano pa kaya ako na ama mo nang nasa langit, nais kitang pagpalain, sigurado then, yun. Then question still remains. Ngunit ang tanong po ay nananatili. Why we have hard time? Bakit tayo nagkakaroon ng paghihirap? Is it His promise is real? Totoo po ba na ang kanyang pangako, ang kanyang mga pangako? He has problem or we are the one has problem? Meron po ba siyang problema o tayo po yung may problema? As we know, God has no problem to bless us. Tulad ng nalalaman po natin, wala pong problema ang Diyos sa pagpapala po sa atin. But we actually have problem. Ngunit tayo po yung may problema. That's only one condition what we have. In one word, we didn't be empty. Isa lang po yung condition, isang salita lang po, ang maging empty. So today, I will choose one slide. At ngayon po, pipili lang po ako ng isang slide. Maybe next week, I will talk about this matter. Sa susunod na linggo po, pag-uusapan po muli natin to. This one, I will talk about today. Ito po yung pag-uusapan natin ngayon. We know the story of prodigal son. Nalalaman po natin yung kwento ng prodigal son. Amen. Father has plenty of possessions. Ang ama po ay maraming pagmamayari.
He has two sons. At meron po siyang dalawang anak. So last one, bunso, asked his portion and left. Yung bunso po, hiningi po niya yung kanyang mana at siya ay umalis. So still question was there. May tanong pa rin po doon. Father knew or not, if the bunso will go away from him, what will happen to him? Nalalaman po ba ng ama kung ano po yung mangyayari sa anak niya kapag umalis ito sa kanya? Even we thought about the heart of father, he worried, or so he has some very sadness in his heart. At kung iisipin po natin yung puso ng ama, meron po siyang kalungkutan at pag-aalala. Even father told him, please don't go away. If you will go, I know what will happen to you. At maging yung ama po, sinabi niya sa kanyang anak, huwag ka nang umalis, dahil kung maalis ka, alam ko kung anong mangyayari sa'yo. The son never knows tears of father. Yung anak po, hindi niya nalalaman yung luha ng kanyang ama. Still, father cannot forget his son. At patuloy po, ang ama, hindi po niya makakalimutan ang kanyang anak. As we know, father waited for his son will come again. That's why he never slept. He stood up in the gate, look forward, looking for or waiting for his son is coming. At tulad ng nalalaman po natin, hinintay po ng ama ang pagbabalik ng kanyang anak. Ni hindi po siya natulog, naghintay lang po siya dun sa gate sa pagdating ng anak niya. That's why Bible describes that still long distance, father noticed his father, son is coming. That's why father is the one run to him and hug him. Kaya nga po inilarawan sa Biblia na malayo pa man yung anak sa ama, nakita na niya yung ama niya na naghihintay sa kanya at yung ama tumakbo palapit sa anak niya. Father has no problem to bless his children. Wala pong problema ang ama sa pagpapala sa kanyang mga anak. Finally, father told them, whatever I have, what he said, it's yours. Kaya po sa huli sinabi ng ama, lahat ng meron ako ay sa'yo. But I cannot give you, why? Because you have problem. Ngunit hindi ko maibigay sa'yo dahil meron kang problema. If I will give you my own, then I know what will happen to you. Dahil kung ibibigay ko sa'yo ang lahat, alam ko kung ano yung mangyayari sa'yo. What happened to his punso? Ano po yung nangyari sa kanyang punso? As long as he got his portion, he ran away from father. Nung nakuha na po niya ang kanyang mana, siya po ay lumayas, umalis sa kanyang ama. What father said? My son died. Ano po yung sinabi ng ama? Namatay ang aking anak. Which one is important? Possession or broken up the relationship, father and son? Ano po yung mahalaga? Yung yaman o po yung relasyon ng ama sa anak? Father will bless you. What will happen? Will you stay in the good relationship with father or you will be just like a prodigal son, will go, run away? Kung pagpapalain po kayo ng Diyos, ama, mananatili po ba ang magandang relasyon niyo sa kanya o masisira po at aalis po kayo? This is some portion of the prodigal son. At ito po yung isang portion ng prodigal son. The son, the bunso, lost everything. Naubos po lahat ng meron sa bunsong anak. Still, he cannot eat, he cannot take the food of pig. At hindi po siya makakain even yung kahit po yung pagkain po ng because api. There was famine. Dahil meron pong famine. So, what the son thought about himself? Ano po yung naisip ng anak? If I will stay here, I will surely die. Kung mananatili ako dito, sigurado ako yung mamamatay. That's what we said, he come to his senses. Kaya po sinabi natin na he come to his senses. Why? Question is, even father knows the son has difficulties, then why father didn't do anything? Kahit nalalaman ng ama na meron ng paghihirap yung anak, bakit wala siyang ginawa na kahit if ano? If you are so rich, you have plenty, then your son or daughter has a problem, then will you relegate it? Kung ikaw ay mayaman at nalalaman mo na ang iyong anak ay may paghihirap, even though you hate your son or daughter, you will help them because he or she is in danger. Pababayaan mo ba? Pero kung ang iyong anak na babae o lalaki ay may paghihirap, sigurado na tutulungan mo siya. It seems father is the one abandoned his beloved son. Ngunit mukhang inabandon ng amang kanyang anak. What is the answer? Father knew the difficulties of son, bunso or not. Alam po ba ng ama yung paghihirap ng bunso niyang anak o hindi? What is the answer?
Ano po yung sagot? He knew. Alam niya po. Why? That Punso came back, then father prepared the party. Bakit po? Dahil nung bumalik yung bunsong anak, ang ama ay naghanda po ng piging. Then the first one came back from the field. At yung panganay na anak, bumalik po galing sa field. First one doesn't want to come in because he has galit in his heart. Yung panganay po na anak, ayaw niya pong pumasok dahil meron po siyang galit sa puso. Even the first one heard how his brother, younger brother, spent his life with his own possessions. Dahil narinig po ng panganay na anak kung paano po nilustay ng bunso niyang kapatid yung mana po niya. How much more? Father didn't know it? Paano po kaya ang ama? Hindi po ba niya alam? The first one said, the one who mingle with the prostitute, you prepare when he comes, you prepare the party. How much more? I served you for my whole life. I never disobeyed you. You didn't give me any single small goat, baby goat for my birthday party. Sinabi po ng panganay na anak, siya na nakipag-mingle sa mga prostitute pinaghanda mo. Ako na sumunod sa iyo buong buhay, wala kang ginawa. Then, next question is, why father didn't go to his son? This is, must be understood. Yung pangalawang tanong po, bakit yung ama hindi po siya pumunta sa anak? Ito po ay dapat na maunawaan. As we know, father wants to bless you and I. Tulad ng nalaman po natin, nais ng Diyos na pagpalain ka, ikaw actually, at ako. Actually, most of us has first priority why you are here to be blessed. Sa katunayan po, yung first priority natin kung bakit tayo nandito ay para pagpalain. If you are not, please raise your hand. Kung hindi po kayo, itaas po. Everybody wants to be blessed. Nais po ng lahat na pagpalain. That's why we come to the church, even we do what we call prayer. Kaya nga po kayo pumupunta sa church at tayo po ay nananalangin. But still, God wants us, we must be empty. Pero nais po ng Diyos na tayo ay maging empty. This one, why father waited until his son become bankrupt or he has no ability to sustain his life by his own? Bakit pa po hinintay ng ama na maging bankrupt muna yung anak niya o mawala lahat po ng kanya? Still, can you imagine tears is rolling down on the face of father because of his father is going to die? Naiisip niyo po ba kung gaano yung luha ng ama dahil nalalaman niya na ang kanyang anak ay mamamatay? Yet, father didn't go to him. Pero hindi pa rin pumunta yung ama sa kanya. What is the reason? Is it really father loves his bunso? Ano po yung dahilan? Mahal po ba kaya talaga ng ama niya yung bunsong anak niya? Think about your children. Isipin niyo po ang inyong mga anak. Will you do that? Gagawin niyo po ba yun? No, we will not. Hindi po. Even though your children do wrong, still you want to support them. Kahit po gumawa ng mali ang iyong mga anak, nais po silang suportahan. Then we know what happened to your children. Dahil alam niyo po kung ano po yung mangyayari sa mga anak ninyo. They become ninyo. Well or opposite. Sila po ba ay napaayos o hindi po? That's why we must know what we have to do. What God even wants us to be. Kaya po dapat po malaman natin kung ano yung dapat natin gawin at kung ano po yung nais ng Diyos we na gawin po natin. We know still Father loves His child. Alam po natin na mahal ng Ama ang kanyang mga anak. Amen. That's why God swore by Himself, I will bless you, I will bless you surely. Kaya naman po nangako ang Diyos maging sa kanyang sarili na sigurado pagpapalain kita. We also know God is promise keeper. Nalalaman po natin ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Amen. There's no doubt He all the time wants to bless us. Wala pong doubt po doon. Nais po tayo ng Diyos na palaging pagpalain. Because we didn't make empty hands. That's why we have full of hands. Handful. Our hands is full with our own. That's why we cannot take anything from it. Ngunit hindi po tayo nagiging empty. Yung kamay po natin ay punong-puno ng sa atin. Kaya hindi po natin matanggap yung pagpapala po ng Diyos. This is story. We must burn the bridge. Ito po yung kwento. Kailangan po nating sunugin yung tulay. Listen carefully. Makinig po kayong mabuti. This story is there. First King.
chapter 29. Kwento po na to ay mula sa unang hari, chapter 19 po. So, we know the story already. Alam po natin yung kwento. There is Eliza and Elisha. Meron pong dalawang tao, si Elisha at Elijah. Elijah is the master. Si Elijah po ay ang master. Elisha will be the servant. At si Elisha po yung servant. So when Elisha meet Elisha, nung nakatagpo po ni Elisha si Elijah, he wants to be like his the master. Nais po ni Elisha na maging katulad ng kanyang master. Because the Elisha was crawling the field with ox. Dahil po si Elijah ay nagco-crawl sa field with ox. Then the Elisha wants to follow Elijah. At nais pong sumunod ni Elisha kay Elijah. Right? Then as you see what Elisha did. At makikita po natin kung ano po yung ginawa ni Elisha. For the Elisha, he's a farmer actually. Kay Elisha po, siya po ay isang magsasaka. He need ox and tools of farming. Kailangan niya po ng ox o yung kagamitan para po sa pagsasaka. Right? Without tools, the farmers cannot do anything. Dahil kung wala pong kagamitan, wala pong magagawa ang isang magsasaka. That's why what Elisha did. Kaya ano po yung ginawa ni Elisha? He killed his farmer ox already. Pinatay po niya yung kanyang ox at yung mga kagamitan niya. And he's the one cooked by the tools, gamit ng farming, and cook it and let them eat all. At nais po niyang bumili ng gamit ng pagsasaka at sunugin po yun. That is the meaning of burned bridge. There is no way to go back. Ayun po yung ibig sabihin ng burned the bridge, na wala na pong paraan o pagkakataon na makabalik pa. Do you still remember we are in the story of prodigal son? Naalala niyo po po ba na tayo po ay nasa kwento pa rin ng prodigal son? If the son will not be bankruptcy or come to his senses, anytime he got portion again, then he will go back to his dirty place. Dahil kung ang alibughang anak, ang prodigal son, ay hindi po magiging empty, kapag meron po siyang nakuha, babalik po muli siya sa Father, kanyang pinagmula. Father doesn't want to lose his child. Ayaw po muli na mawala pa po ng ama ang kanyang anak. Why God didn't bless us much? Because if we will have it, then we will not look for, we will not sustain our relationship with Father, then we will go back. Kung bakit hindi po tayo gaano pinagpapala ng Diyos, dahil kapag tayo po ay nakatanggap na hindi na po natin mapapanatili ang magandang relasyon sa Diyos, at aalis po muli tayo. Maybe now the issue in the whole world, matter of America, the election. At meron pong issue ngayon sa buong mundo. Maybe some of you know the Hunter, what? Biden. Baka po alam nyo yung Hunter. How many of you know? Okay, still okay. Actually, the Bible says the rich man cannot enter heaven. Sinasabi po sa Biblia na ang mayaman ay hindi makapapasok sa loob ng kaharian. Because rich men, they depend on their possessions. Dahil po ang mayayaman ay nakadepende sa kanilang mga pagmamayari. We cannot swear anything in front of God. Hindi po tayo pwedeng mangako sa harapan po ng Diyos. Matthew chapter 5 said, don't swear with anything. Sinasabi po sa Matthew 5 na huwag kayong mangangako ng kahit ano paman. Why? Even though we will swear it, become lie. Bakit po? Dahil kahit mangako po tayo, magiging kasinungalingan po yun. So, case of Elisha, he killed ox, then cook it by the wood of the tools of the farming, then he removed way of go back. Kay Elisha po, pinatay po niya yung ox at niluto po niya yun gamit po yung sinunog niya na kagamit ng sa pagsasaka. No way to go back. At wala na po siyang paraan para makabalik pa po. That's why Father waited until his son will burn his bridge, go back to the dirt. Kaya naman po ang ama ay naghihintay hanggang sa ang kanyang anak ay sunugin ang bridge o yung dust. Son knew he cannot be survived without father.
Ang anak po, alam po niya na hindi po siya mamubuhay kung wala po ang ama. Last week, we talked about the tree of knowing good and evil. Noong nakaraang linggo po, pinag-usapan natin yung puno ng knowing of good in and Genesis, evil. In Genesis, there is. But Revelation, there is none. Sa Genesis po meron, sa Revelation po wala. Even if in Revelation, God will put the tree of knowing good and evil, then we'll take. Okay, now you are free to eat. At kahit po lagyan ng Diyos sa Revelation ng tree of knowing of good and evil at sabihin po niya, o sige, kainin niyo. They will say, no, I know what will happen to when I eat it. Sasabihin po nila, hindi po namin kakainin dahil alam namin kung ano yung mangyayari kapag kinain namin. No need, even though there is a law, they will not commit it. Hindi na po kailangan dahil kahit may batas po, hindi po sila magkukumit. Even the Bunso came back after, then Father will give him everything, he will never go away from him. At nung bumalik na po yung bunsong anak, kahit ibigay po ng ama ang lahat, hindi na po siya alis sa ama. And the meaning of bless, what is the meaning? At ano po yung ibig sabihin ng bless? How many of us still remember? Ilan po sa inyo yung nakakaalala? How many of us still remember the word meaning bless? Bless, 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 bless. What is that? Sabay, sabay. 1, 2, 3. Some male. Meaning is kneel, to kneel. Ang ibig sabihin po ay ang lumuhod, to kneel. Why it connected? Blessing is kneel. Ano po yung connection nun sa blessing at kneel? God will bless you. If you will not kneel, you are independent, then what? They will go away from the Father. Ang Diyos po ay pagpapalain kayo at kung hindi po kayo luluhod, hindi po niya kayo pagpapalain at dahil kung ibibigay po niya sa inyo, kayo po ay aalis. That's why empty meaning, you must kneel down to God. Kaya po ang pagiging empty ay kailangan niyo pong lumuhod sa Diyos. We might say, oh, why, even though I'm not perfect yet, still, God bless us. At kahit po sabihin niyo na hindi pa man ako perfect ngayon, pagpapalain pa rin po ng Diyos. That is very bad story. Meron pong isang masamang kwento. Actually, that is reality. At ngayon po yung reality. So we'll see. Why God asks us to be perfect? Bakit po sinabi sa atin ng Diyos na maging perfect? What is the meaning of perfect? Ano po yung ibig sabihin ng perfect? Perfect means we will be like Him. Ang perfect po ay ibig sabihin magiging katulad po tayo ng but Diyos. But still, so many of us misunderstood it. Ngunit marami po sa atin ang nakaka-misunderstand so po. So according to last week, we saw the colors, human and God, was joined together and become perfect. Noong nakaraang linggo po, mayroon po tayo nakitang dalawang kulay at pinagsama po yun at ang tao ay naging simply, perfect. Simply, I can tell you. Sa simpleng paraan, sasabihin ko po. Before your marriage, your party doesn't depend on you 100%. Bago po kayo ikasal, yung isang party po ay hindi po nakadepende sa inyo 100%. Meaning, possibility to go away, look for other party, then will you marry? Ibig sabihin po, meron po siyang abilidad na pwede po siyang maghanap pa po ng ibang kapartner. Papakasalan niyo po ba? What is the answer? Will you or not? Papakasalan niyo po ba o hindi? You will not. Hindi po. Nobody wants to break up the marriage. Wala po ni sino man ang masira ang kasal. Full dependency. Your party will depend on you fully, 100%. So that no break, never go away from you. Kailangan po full dependency. Kailangan buo po na nakadepende sa iyo yung partner mo para hindi po masira. Amen. In the same way, if you have your own, cannot be one because all the time, difference will fight together. Kaparehas po nun, kung meron po rin po kayo ng sa inyo, lagi pong hindi magiging isa, lagi pong mag-aaway. Why there is argument? Bakit po merong pag-aaway? Because it's different. Dahil po merong pagkakaiba. Right? Your understanding, my understanding, same. There is no argument. Kung ang kaunawaan niyo po sa akin at sa iyo ay parehas, wala pong pag-aaway, pagkatalo. What will you say? Okay.
Then, okay. No argument. Ano pong sasabihin niyo? Okay. God and us is different. That's why there is all the time contradict. Ang Diyos po at tayo ay may pagkakaiba, kaya po palaging nagka-contradict. There is no trust at all. Wala pong pagtitiwala. If God cannot trust us, how can God will bless us? Kung hindi po tayo pagkakatiwalaan ng Diyos, paano niya po tayo pagpapalain? If you cannot trust your child, which they will use money, whatever their possessions, will use wisely, then how will you give some properties? Kung wala po kayong tiwala sa anak nyo, nagagamitin niya po sa mabuti ang pera, hindi nyo po sila bibigyan ng kahit anumang property. Right? That's why God has no problem. Kaya naman po ang Diyos ay wala pong problema. Father has no problem to bless us. Ang Ama po ay walang problema na pagpalain po tayo. Even He said what? What I have is what? What? Yours. Kaya po sinabi po niya, lahat ng meron ako ay sa'yo. Because God knows our heart. Dahil alam po ng Diyos ang ating puso. We cannot trust. No, God cannot trust us. Hindi po tayo mapagkatiwalaan ng Diyos. That's why He knows if God will give us blessing, then He knows what will happen. Just like Bunsu, prodigal son. Alam po ng Diyos, sa kapag tayo po ay Kanyang pinagpala, alam po niya kung ano po yung mangyayari sa atin tulad ng prodigal son. That's why God allows small portion which we can sustain our lives. Kaya naman po, ang inaalaw lang po ng Diyos ay yung maliit na bahagi para po masustain yung buhay po natin. Because our nature is thus sin itself. Dahil po ang nature natin ay kasalanan mismo. Firstly, when we will be blessed, yes, we'll say, thank you, Father, you blessed me too much, then you will put a longer distance day by day, then someday how you will go. Siguro po sa una po na pinagpala po tayo, magpapasalamat po tayo sa Diyos. Ngunit pa konti-konti, araw-araw, tayo po ay lumalayo sa Kanya. You can say, Pastor, how can you say? Pwede niyo pong sabihin, Pastor, paano niyo po nasabi? The story of Israelites, that's what happened to them. Dahil ang kwento po ng mga taga-Israel, yun po yung nangyari sa kanila. Yes, firstly, when they are blessed, they said, Hallelujah, Father, we glorify you, whatever. Then, what? They turn away from God. Opo, nung una, nung pinagpala po sila ng Diyos, nagpasalamat po sila, ngunit after po noon, sila po ay tumalikod sa Diyos. But with tears of Father in heaven, God punished them. At nang may luha sa kanyang mata, ang Ama po ay pinarusahan po sila. So then, they will look for, then they will come back. Nang sa gayon po, sila po ay muling maghahanap sa Diyos at sila po ay babalik sa Kanya. The prodigal son, he got his portion and left. His business, everything becomes successful, he will come back. Kung ang prodigal son po, nakuha niya ang kanyang mana at naging successful po yung buhay niya, babalik po ba siya? Say your answer. Say your answer. Sabihin niyo po yung sagot. Yes or no? They will not. Hindi po. That's why Father waited until he dead. Kaya naman po ang Ama ay naghintay hanggang siya ay mabankrupt. Think about if your parents, your father of that prodigal son, your heart is so peaceful. Isipin niyo po kung kayo po yung magulang o ama ng anak po na yun, ng prodigal son, all meron po bang kapayapaan sa puso niyo? You will cry. Palagi po kayong iiyak. That's heart of parents. Ayan po yung puso ng right? Magulang. How much more, Father in heaven? Paano po, pa po kaya ang amang nasa langit? But all the time we said, give me, bless me, yet we didn't prepare our hearts. Palagi na po nating sinasabi, bigyan mo ako, ngunit hindi po natin inihahanda ang ating puso. We didn't come to the point of empty. Hindi po po tayo pumupunta sa pagiging empty. We must be depend on Him 100%. Kailangan po nating dumepende sa Kanya 100%. Not we will say, we trust you, but let Him trust you 100%. Hindi po yun tayo yung magsasabi na nagtitiwala ako sa iyo, kundi ang Diyos na pagkatiwalaan po tayo 100%. What Father limit to give His child? Ano po yung nililimit ng Ama na ibigay sa Kanyang mga anak? Right? If you trust your child 100%,
What will you really limit to give them? Kung pagkakatiwalaan mo ang iyong anak 100%, ano yung hindi mo ibibigay sa kanya? Make one, let him trust you 100% is empty. Other word, come to his sense. Ang hayaan po natin na pagkatiwalaan po tayo ng Diyos ng 100%, ang tawag po doon pagiging empty or complacent. That's why perfect meaning, what? You must deny yourself 100%. Kaya naman po ang pagiging perfect ay ang i-deny po natin ang ating sarili 100%. If you will not die 100%, meaning you have your own. Kung hindi po tayo mamamatay 100%, ibig sabihin po meron pa rin po tayo ng sa atin. Then God has His own. At meron din po ang Diyos ng sa Kanya. What you have, what God has, will fight. Ano man po ang meron kayo at ang Diyos, lagi po yung magtatalo. Against each other. Lagi pong magtatalo. Right? There's no peace at all. Wala pong kapayapaan. Then, still we could see the tears of Father. At makikita pa rin po natin ang luha ng Ama. We know the story. Alam po natin yung kwento. If you will not come to His sense, if you will not depend on Him 100%, then, kung hindi po tayo magiging empty or hindi po tayo magka-come to His sense at magiging depende po sa Kanya ng 100%, what it is curse? Ano po yung curse? Ano po yung sumpa? I prepared the original meaning of the bless. Inihanda ko po yung original na kahulugan ng bless. Then, it has also the meaning of curse in one word. At meron din po yung kahulugan na curse sa isa pong salita. Maybe next week I could show you. Sa susunod na linggo po siguro ipapakita. Here, I prepared, but I want to talk about this matter only. Ito lang po yung gusto ko pag-usapan sa ngayon. Simply, if you have your own, then you will go away, meaning cut the relationship. It's curse. Simple lang po, kung meron ka po ng sa iyo at ikaw ay aalis, ibig sabihin po nung pinuputol mo yung relasyon at yun po ay sumpa. That's why when you kneel, meaning you will depend on Him 100%, God will bless you. Kaya naman po kung ikaw ay luluhod at didepende sa Diyos ng 100%, ibig sabihin po pagpapalain po kayo ng Diyos. If you have your own, anytime you say, oh, I can do my by myself, then you will go away. Dahil kung meron po kayo ng sa inyo, palagi niyo pong sasabihin, kaya ko, at kayo po ay aalis. That's why opposite way of blessing is curse, as we know. Kaya naman po ang kabaliktaran ng blessing ay curse. That's why if you will not kneel down, then other side, it's curse. Kaya po kung hindi po kayo mag-kneel down o luluhod, yung kabaliktaran po, kayo po ay susumpa. That's why one word has two meanings. Kaya naman po ang isang salita, meron pong dalawang kahulugan. And also what we say, it's adultery. Sinasabi rin po natin na ito ay adultery. Why adultery? Because, as I told you, your party, all the time, once even, will think about other party. We call it what? Adultery. Bakit po? Tulad ng sinabi ko na yung isang party, kapag nag-isip lang siya ng isang beses ng ibang party, ang tawag na po doon ay adultery. Because we are bride. He is bridegroom. Dahil po tayo ay bride at siya po ang ating bridegroom. So, as we are bride all the time, or once we'll think, oh, I will look for another party. We call it what? Adultery. Dahil kung tayo po ay bride at kahit isang beses ay naghanap po tayo ng ibang party, ang tawag po doon ay adultery. Is it clearly? Is it clear? Ito po ba ay malinaw? That's why God cannot bless us. Kaya naman po ang Diyos, hindi po niya He tayo mapagpala. He already prepared everything for us. Inihanda na po niya ang lahat para po sa atin. Imagine, you have plenty, then your children is suffering, then you cannot help. Isipin niyo po, meron ka, sagana ka, pero yung anak mo naghihirap, ngunit hindi mo matulungan. Even better, you are poor, that's why you cannot give much to your children which you trust. Siguro po mas mainam na mahirap ka, kaya hindi ka makapagbigay sa anak mo. Then you have sorry in your heart for your child. At meron ka pong sorry sa anak mo, para sa anak mo. Sorry is better than sad. Yung pagiging sorry po ay mas mabuti, mainam kaysa sa pagiging malungkot. You have plenty, yet you cannot give. It is sad. Sagana ka, ngunit hindi mo maibigay, yun po ay pagiging malungkot. That's also poison. At yun din po ay lason. We are saying, without you, we are nothing.
Sinasabi po natin na kung wala ka, ako ay walang magagawa. That's wrong. Yun po ay mali. Without Him, we are poison. Yun po ay mali. Kung wala po ang Diyos, tayo po ay lason. If zero, whether you are here, something has or not, zero is no effect anywhere. Kung ang zero po, kahit nasan ka man o wala ka, zero pa rin po, wala pong epekto. Poison is other way of life. Ang poison po, ang lason, ay isa pong, ay other way po ng buhay. That's why we, as poison, destroy ourselves. At tayo po bilang lason, tayo po yung nagsisira sa ating sarili. That's why it's simple story of prodigal son. Kaya naman po, ito po ay simpleng kwento ng prodigal son. How many of us has feeling of crying of father? Ilan po sa atin yung nakakaramdam na pinapaiyak po natin ang ama? This is story of Hosea. Ito po yung kwento ni Hosea. And we know the Hosea. Tulad ng nalalaman po natin sa si Hosea. God appointed him, give him order to marry what? Adulterous woman, what? Gomer. Nalalaman po natin na si Hosea ay inappoint po ng Diyos o inutusan ng Diyos na pakasalan ang isang adulterous na si Gomer. Meaning, Jesus is the one took the very sinful bride as we. Ibig sabihin po nun si Jesus ay pakakasalan niya ang makasalanan na bride. Tayo po yun. Then, bridegroom is the one. God is the one. Give us our needs. At yung bridegroom, ang Diyos po yung nagbigay sa atin ng pangangailangan po natin. What verse 5 said? Ano po yung sinabi sa verse 5? The she is the one we, bride. Yung she po doon, tayo po yun, bride. Not acknowledging our bridegroom is the one give, but what Bible says, my lover, the world is the one give me. Hindi po natin kinikilala na ang Diyos po ang nagbigay sa atin. Ano po yung sinasabi natin? Yung lover ko yung nagbigay sa akin nun. That's why the we will go after our lover. Kaya po tayo ay laging maghahabol dun sa lover po natin. Think about what you mostly think about. Isipin niyo po kung ano po yung madalas yung naiisip. How many portion you think about God or other matters? Gaano po kalaki na iniisip niyo po yung Diyos o yung iba pong bagay? Then what she said, my lover is the one give me, not the husband. The Hosea is the one keep. Ano po yung sinabi niya? Yung lover ko yung nagbibigay sa akin, hindi yung asawa ko na si Hosea. So no trust of the husband, Hosea. No trust of Hosea. Wala po siyang tiwala kay Hosea. So we don't trust God. At hindi rin po natin pinagkakatiwalaan ng Diyos. What did it mean? Ano po yung ibig sabihin? God will bless you. What will you say? Kapag pinagpala po kayo ng Diyos, yes, ano po yung sabihin maybe niyo? Simply will say, you are the one. Thank you. Siguro po sasabihin niyo, oo, ikaw po ang nagpala. Salamat. You will forget easily. At kakalimutan niyo po ng... And then, you will go to other side. At pupunta po kayo sa iba. Then, that's why Bible says, I cannot bless you. At yan po yung sinasabi ng Biblia na hindi kita pagpapalain. Better you will suffer than broken up relationship as father and son. Hindi kita mapagpala. Mas mainam na maghirap ka kaysa masira yung relasyon natin bilang ama at anak. Right. That's why empty is way up to kneel. Kaya po ang pagiging empty ay paraan para mag-kneel o lumuhod. If you will not experience, you have no words less. Word, no word, then you will never. Kung hindi niyo po mararanasan na tunay na kayo po ay walang halaga, hindi po kayo... The son, prodigal son, until he could get some food for his life, he never thought about, I will go back to the father. Yung alibughang anak po, hanggang sa meron pa po siyang nakakain para mabuhay, hindi po niya iniisip ng bumalik sa ama. Amen? Because he has all the pride. Dahil meron din po siyang pride. Oh, when I left, I sure to myself, I will be successful. Nung umalis ako, sinabi ko sa sarili ko na ako ay magiging matagumpay. Now I will go back, all will tell me, oh, what happened to you? Pag bumalik ako, sasabihin ng iba, oh, ano nangyari sa'yo?
That's why the son, prodigal son, never thought about go back. Kaya naman po yung alibughang anak, hindi po siya nag-isip na bumalik. The matter of pride of sin. Yun po yung matter ng pride ng kasalanan. When he became empty, he knew he cannot live anymore by himself. Nung siya po ay naging empty, nalaman po niya na hindi na po niya kayang mamuhay ng kanya lang. Knowing only Father is the one source of his life, then he become empty. Nalalaman po niya na ang tanging source ng po ng buhay niya ay ang Ama at siya po ay naging empty. The joy Father said, don't think about, don't worry about what I will give you. Kaya po sinabi ng Ama na huwag ka nang mag-isip, huwag ka nang mag-alala kung ano man yung ibibigay ko sa'yo. That's not your business. Hindi mo na yan business. Even don't think about. At huwag mo na rin isipin even yan. Even don't ask for it. At huwag mo na rin hingiin yan. I am ready to give you. Ako ay handa na ibigay yan sa'yo. Problem is, unto the prodigal son. Ang problema ay, katulad ng sa prodigal son. Problem is, belong to us. Ang problema ay nasa atin. Because I have my own. Dahil meron pa ako ng akin. Even though he will give us, then what you say? Akin yan, I'm the one making it. At pag binigyan po tayo ng Diyos, ano po yung sasabihin natin? Ako yung gumawa niya. What Bible says, 2:8? Ano po yung sinabi sa verse 8? No, 2:5. Sa verse 5? My lover is the one gave me. Yung lover ko yung nagbigay sa akin. They will make independency more stronger. Mas magiging independent po sila. Then, what will he say? He will become humble or he will become so proud? At ano po yung mangyayari? Magiging humble po ba or mas magiging proud? What is the answer? What is the answer? Ano po yung sagot? Pride! Then again, not listen to the Father. Ma-pride pa rin po at hindi po makikinig sa Ama. It's better he will not point at Father. Mas mainam po na ipo-point po, na hindi po niya ipo-point yung Ama. Right? That's why Father is crying yet cannot bless him. Kaya naman po ang Ama ay umiiyak ngunit hindi pa rin po niya mapagpala ang anak. Children has difficulties. Mas mainam po na maghirap na lang ang anak. Better has suffering than lost child. Mas mainam po na pag na maghirap po sila kaysa po mawala po yung pagiging anak. That's why how we will be empty. Kaya po paano po tayo magiging empty? We already studied last week or even 3 weeks. Pinag-aralan na rin po natin ng mga nakaraang linggo. When we know who is Father, then we will see what we are. Pag nalaman po, nakilala natin kung sino ang Ama, makikita rin po natin kung sino that's po tayo. That's the only way. Yun lang po yung tanging if paraan. If you have no comparing with others, all the time you are right. Kung wala po kayong ipagkukumpara na iba, palagi pong ikaw yung tama. Right? That's why you become so proud. Kaya po, lagi po kayong mayabang. Then, when you meet very intelligent, very famous, everybody recognize him is his right, then you will compare. Then, you will find out what is wrong. At pag may nakilala po kayo na mas matalino, mas magaling po, at ikukumpara nyo po, at malalaman nyo na lahat ng meron ka ay mali. Then, when we meet God, then, that time, only we'll see what we are. At kapag po nakatagpo po natin ng Diyos, yun po yung oras na makikita po natin kung sino po that's tayo. That's why all the time God give you order actually to come to me. Kaya po palagi po tayong binibigyan ng utos ng Diyos na lumapit kayo sa akin. He didn't say I will come to you. Hindi po niya sinabi na ako ay pupunta sa because inyo. Because he already came to you. Dahil tapos na po, pumunta na po siya sa inyo. Right? That's why Father waited until his son will come to kaya him. Naman po yung Ama ay naghintay hanggang sa yung anak niya ang pumunta sa kanya. Right? Then, son will know who is Father. At malalaman ng anak kung what sino kind ang Ama. What kind of person Father is. Kung anong klaseng tao ang Ama. How much Father loves them. Kung gaano siya kamahal ng Ama. How their heart is so dirt in front of Father. Kung gaano karumi ang puso nila sa harap ng Ama. That's why Father give us order come
kami. Kaya naman po binigyan tayo ng utos ng Ama, lumapit kayo sa akin. That is the way to be blessed. Yun lang po ang tanging paraan upang pagpalain. Not receiving something from Father. Hindi po yung makatanggap ng anumang bagay galing sa Ama. Make Him trust you. Hayaan niyo po na pagkatiwalaan po kayo ng as Diyos. As much as He trusts you, He will bless you. Kung gaano niya po kayo pinagkakatiwalaan, ganun din po niya kayo pagpapalain. Why? You will not go away from Him. Bakit po? Dahil hindi po kayo aalis sa Kanya. Amen. If He cannot trust you, He is so afraid to bless you. Dahil kung wala po siyang tiwala po sa inyo, siya po ay takot na pagpalain po kayo. I know already some of children, Korean even here, when you supported them, then become wrong. Alam ko po na kahit yung mga bata dito at sa Korea, kapag sinuport po sila, nagiging mali po. That is not love. Hindi po yun yung pag-ibig. Because the result is proof. Dahil po yung result ay mali po. That's why result is proof. That's why Father waited until He become empty. Kaya po ang Ama ay naghintay hanggang siya po ay maging empty. That's why only way to be blessed, to kneel to God is empty. Kaya naman po ang tanging paraan para lumuhod or to be blessed ay ang maging empty po. We will become hopeless of our own. Tayo po ay magiging hopeless ng sa atin po, sa kung anong meron tayo. If not, as we know, we are the dust. Anytime we have something, then go away from God. Dahil kung hindi po, tayo po ay bilang dust. Kapag nagkaroon po tayo, tayo po ay aalis. So, actually, what I made mistake, because I gave you too much food. Yung pagkakamali ko po ay masyado po akong maraming ibinigay na pagkain sa inyo. Then you tasted but you didn't indigest much. Natikman nyo lang po pero hindi nyo pa po nadadigest. You see, only one slide. I could preach. Nakita nyo lang po yung isang slide pero nakapag-preach na but po. But what po. I did, let you see whole picture. Ngunit ano po yung ginawa ko ay hinayaan ko po na makita nyo muna yung whole picture. Then you know the structures first, then you will find out also you can study the details. Upang malaman niyo po kung ano po yung structure at mapag-aralan niyo na po kung ano po yung mga detalye. Anyway, today we talked about the heart of Father. Ngayon po, pinag-usapan natin ang puso ng Ama. He wants to bless us. Nais niya po tayong pagpalain. Amen. Yes. Amen. Yes. There is no problem at all. Wala pong problema doon. Even don't think about it. At wag niyo rin po nang isipin yun. Don't pray for it. Huwag niyo na pong ipanalangin yun. All the time, only one prayer, Father, let me know you. Palagi isa lang po yung ipanalangin niyo, Ama. Let me, what? Know you. Hayaan mong makilala kita. So that what will happen to us? Upang ano po yung mangyayari po sa atin? We will know our dirt. Malalaman po natin ang ating karumihan. Through the comparing with Father, then we will deny that portion. Sa pamamagitan po na ikukumpara po natin ang ating sarili sa Ama at ide-deny po natin yung bahagi niya. Then God will trust you then much. At pagpapalain po tayo ng Diyos ng ganun din po. Then God will bless you then much even. At ganun din po yung ipagpapala po sa atin ng Diyos. Because God knows your heart, then you will never go away. Dahil alam po ng Diyos yung puso ninyo na hindi po kayo lalayo. Amen. That's why God gave us order, come, what? To me. Kaya po binigyan po tayo ng Diyos ng utos, lumapit ka sa akin. That's why all the time we emphasize coming to the room. Kaya po palagi binibigyang diin na come into the room. That's what we have to do. Ayun po yung dapat natin. If you will not, still you don't understand the plan of God, then there is ability to complain to God. Dahil kung hindi po, ibig sabihin hindi nyo pa po naiintindihan yung plano ng Diyos at palagi meron pong pagkakataon na magre-reklamo po kayo sa Kanya. That's why empty is not to be neglected. Kaya po ang pagiging empty ay hindi po dapat natin we hindi isipin. We must understand what is the meaning of empty. Kailangan po nating maunawaan kung ano po ibig sabihin ng empty. That's why, as I told you, from the Genesis to the Revelation, the way how to fulfill is become empty. Kaya naman po yung from Genesis to Revelation, kung paano po yun matutupad sa pamamagitan po ng pagiging still, empty. Still, we remember,
in Revelation, probation is over. At alalahanin po natin sa Revelation, ang probation ay tapos na po. Meaning, as I told you, God will put, even if put the tree of knowledge and good will, they will say, no. Tulad po ng sinabi ko, kahit ilagay pa po ng Diyos sa Revelation ang tree of knowing of good and evil, they hindi po nila kakainin. They will not be attempted. Hindi na po sila matutukso. That's what we call it, freedom. At yun po yung tinatawag natin na kalayaan. Trust God, even 100%. Ang magtiwala sa Diyos ng 100%. Right? That's why, this morning, we studied empty and how to be blessed. Ngayong umaga po, pinag-aralan natin ng empty at kung paano mapagpala. So, let us all stand please. Oh Father, we thank you for your word. Father, we thank you for your plan even. Thank you, Father, still. You bless us to understand your heart and your tears even. Father, we thank you. Teach us what we have to do, Father. Oh, Father, thank you. Bless us to come to you moment by moment, Father. Then, Father, we will be empty and trust you. Then you will trust us even. Then you will endorse us everything what you have, Father. Oh, Father, we glorify you because of what you did even in this morning. Hallelujah, hallelujah. Father, I ask you to bless your children here more and more to encounter with you, to know you deeper and widely, Father. So that, Father, they will deny themselves, then they will be empty, then, Father, you will trust them and you will bless them. Hallelujah. May the grace of Jesus Christ, our Lord and Savior, even your Father, you love us. You never stop to love us. Even fellowship of Holy Spirit, the one who will teach us, guide us, even encourage us to come to you, to know you, to deny ourselves, to be blessed. Then only what we have to do is we'll glorify you. Be with you from now on ever to ever. That's why all children of God will say, Amen! 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 Oh, Father, we thank you.